Tsaka ilang araw na kayo? Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila, itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo, sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpataya na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na. Wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Kurnada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganun, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, ano, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you. That hindi pa tayo umabot ng critical mass na mapunta sa Malacañang. Iwasan nun yung mga muna. Pag-usap ko lang sa inyo, let us make this rally peaceful in the meantime. Totally naman tayo ginagawa, wala namang magkikano sa atin ng polis, wala, hindi naman tayo inisturbo. Kaya mag-distribution ba tayo dito na muna tayo, let us not go into the seat of the governing power, kasi doon kasi may mga national treasures tayo, kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacañang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacañang, atin dyan sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacañang, pero sa lang ang jockey nila, pati
panty. Iyang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo. Kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon, at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang police, pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin, na wala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Ano talaga. Pagdalang itong si ano, alam mo si Marcos, pasyal na lang yan. Wala nang Marcos ano? Mahal ko kayong lahat.